Nako, ito talaga, nanganganak po nang nanganganak ang mga issue. Walang kapaguran. Bagyang kibot, may bago na namang issue. Ang mga laman ngayon ng ibang vlogs, hindi atin, ay nakikialam daw ang mga politiko tungkol sa kaso ni Vong Navarro. Nakikita naman natin, naka-headline, di ba? Senator Robin Padilla, Senator Jinggoy Estrada, Senator Bong Revilla Jr., at marami pang iba. Ang sabi, palalayain daw nila si Vong Navarro. Ganon? Ganon kadali yun? Ako talaga, ang aking personal na pananaw dyan, wala pong politiko na magsasabi ng kanilang opinion nang hindi naaayon sa batas. Hindi nila kakalabanin ang hukuman. Di ba? Totoo naman, kasi lalo na sila, alagad pa sila ng ating lipunan. Mm-hmm. Kalabanin mo ba naman ang batas? At ang batas ginagalang yan. Yes. Ano man ang mangyari, susunod tayo sa batas. Dahil ang batas ay pinag-aralan yan ng mga mambabatas para sa ating kapakanan. And no one is above the law. Ayun. Wala pong kahit sinong mas mataas pa kaysa sa batas. Mm-hmm. Yun yun. Maaaring yung mga nabanggit kong pangalan ng mga senador ay nakikisimpatya kay Vong Navarro. Pero hindi nila isasaalang-alang ang kanilang posisyon bilang mga mambabatas para kumampi kay Vong Navarro dahil hindi rin nila alam tulad natin ang punot dulo ng isyong ito. Ewan ko ba, ba't ang dami nag-vlog na ganon? Mm-hmm. Na maganda saan ang pakinggan na kalaya. Pero yung paraan ng paglaya, hindi maganda. Totoo. At saka bakit i-headline na hindi naman totoo? Totoo. Mm-hmm. Yung headline marahin nila Ate Christy dahil alam nila na si Senator Bong, si Senator Robin, at si Senator Jinggoy ay mga artista. Uh-huh. Siguro inisip nila na, ay artista to, sulat natin. For sure, tutulong to, kakampi to, dahil artista to. At eto pa, si Willie Revilla Midaw ay personal na dumalaw sa piitan sa NBI. Para daw daluhan si Bong katotohanan doon? Walang-walang katotohanan po. Hindi po pumunta ng personal si Willie Revilla Midaw sa NBI para makisimpatya kay Vong Navarro. Naganap po ang pakikisimpatyang ito noong 2014. Nung nasa ospital si Vong Navarro sa St. Luke's, dumalaw si Willie at nakita niya na, uulitin ko lang po yung kwento para huwag tayo maligaw. Nakita po niya ang kwarto ni Vong Navarro na maliit, napakaliit, na kapag dumalaw ng sabay-sabay ang kanyang mga kasamahan at kaibigan, magkakapalitan na sila ng mukha sa liit ng kwarto. Kapag nagsabay-sabay ang mga doktor sa pag-examine kung ano na nangyayari sa kanya, napakaliit ng kwarto. Kaya ang sabi ni Willie, magpalipat ka ng kwarto, yung mas malaki, para kapag dumalaw ang mga kaibigan mo, may espasyo. Yun po yung pagkakataon na nung umalis si Willie ay nag-iwan siya ng checking 1,000,000 piso. Yun po yun. 2014 pa po yun, hindi ngayong 2022. Hindi po nagkikita pa si Vong at si Willie ngayong 2022. Maaaring nakikisimpatya si Willie sa kinahantungan na ito ng kaso ni Vong. Pero hindi po talaga siya dumalaw. Hindi po totoo. Fake news po yun. Ayan. At least alam nyo ngayon na fake news lahat. Ang mga unang naglalabasa na kung sino-sino mga pangalan na ang mga binabanggit. At ang isa pa ring fake news na lumabas at Christy, yung sinasabing nakalaya na raw si Vong. Wala pong ganon. Hindi po totoo na nakalaya na, na parang nahuhuli pa po yung mga legal na dapat makaalam na nakalaya na si Vong. Hindi po totoo yun. Nasa pihitan pa rin po siya ng NBI dahil hindi pa rin po nagkakaroon ng resulta ang kanilang petition for bail. Sa pagkakataong ito na nag-uusap po kami, yun pa rin po. Status quo, ikaw nga, doon, nandun pa rin sa pihitan si Vong. Unless mapagbigyan talaga yung petition. Siyempre, ang wini-wish naman natin ay para sa kabutihan ni Vong. Na sana lang naman na pag-uusapan lang kung pwede. Pero ang ganda ng punto ni Senator Vong Revilla Jr. na kung totoo na may pagkakasala ang sino man, dapat lang na makulong. Pero kung wala namang pagkakataon na mapatunayan na siya'y nagkasala, hindi siya dapat ipiin. Yun, ang ganda, diba? Kasi galing siya doon eh. Kaya alam niya yan, Ate Christy, pinagdaanan niya yan. Diba sabi nga niya, sa tuwing nakikita daw niya yung Camp Crame, o naiiyak siya, naaalaala niya yung nangyari sa kanya. So, mayroon siyang resibo ng nangyari sa kanya. Kaya dama niya yan kung ano yung nangyayari. Oo. Magkatabi yun eh, yung kwarto. Unang kwarto kay Senator Vong Revilla Jr. Sumunod yung kay Senator Jinggoy Estrada. Na paggising nila sa umaga, silang dalawa lang ang nagkakakitaan. Sabi ko nga, pwede na silang magkapalitan ng mukha. Wala naman silang ibang nakikita, kundi silang dalawa lang. Isipin mo yung ilang taon na ang nagkikita lang kayong dalawa. Kayo nag-uusap sa maghapon. Pagka siguro nagkatamaran kayo sa pagsasalta, matutulog kayo. Paggising ninyo, kayong dalawa lang uli ang magkikita.
Kwento diba? Nga ni Senator, may alaga na siyang daga doon, yung pinakakain niya ng daga. Nililibang na lang niya yung sarili niya. Napakahirap noon. Ilang taon yun ah. Oo, ang hirap din na na. Nagdusa siya ng hindi niya namang ginawa. Yun ang pangit. Pinawalang salas si Senator Bong. Yung kay Senator Jinggoy ay out on bail, Senator Jinggoy. Sino kaya yung politiko na hininga ng tulong ni Bong pero hindi siya tinulungan at itinuro siya sa iba? Hanggang ngayon pala, isipan sa marami yun. Dahil hindi nagsasalita. At Christy, eto yun. Sa aking pananaw kasi, hindi ganoon kadali para ang isang tulad nila ay basta na lang magde-decision at haharap sa publiko na eto, tutulungan ko. Hindi nila uunahan ang batas. Hindi nila uunahan. Yun ang totoo. Kaya mag-ingat po tayo sa panonood, sa pagtutok, sa mga balita na wala naman pong katotohanan. Meron po kasing nauuna. Nauuna sa batas. Yun mahirap na po yung ganon. Piliin lang po natin yung mga panonoodin natin, yung alam natin na merong alam. Diba? Pero yung mga binanggit po namin, sangkot na mga tao, iisang industriya po ang kanilang pinagmulan. Alam po namin, kalahati ng puso ng mga politikong binanggit namin ay kabahagi si Bong Navarro. Huwag lamang pong pangunahan ng batas. Hindi pa po nakalalaya si Bong Navarro. Wala pong intensyon ang mga politikong binanggit namin na unahan ng batas at siya'y palayain. Sa kaduluduluhan po ng kwentong ito, isa lamang po ang kahihinatnan. Hukuman pa rin po ang huhusga sa kaso ni Bong Navarro. At mapapatawa ng kaparusahan kung sino yung totoong nagkasala. Totoo yan. Yun yun.